Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa programang Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Martes, sa 25 ng Agosto, ang ating pong pagninilayan ng mabuting balita ay ayon kay San Mateo mula po sa Kabanata 23, mga talata 23 hanggang 26. Mga minamahal kong kapatid, sa tagpo po ng Ebanghelyo, makikita po natin na tila baga galit ang ating Panginoon sa pagsasabi sa mga Pariseo na sila ay napakagaling maging mapagkunwari. Kung saan maririnig at matutunghayan po natin sa mabuting balita na sinasabi ng ating Panginoon na magaling kayong maglinis sa panlabas ninyong anyo, ngunit hindi sa panloob. Mga minamahal kong kapatid, nung ako po ay nagninilay, nakita ko po ang isang imahe sa Facebook kung saan meron pong imahe na may dalawang istorya. Dalawang istorya kung saan maaaring makapulutan ng aral. Nung ako po ay pinagmamasdan ang larawang ito, makikita ko po yung isang tao ay nakaangat ang kanyang daliri ng paganito. At yung anggulo ng camera ay maaaring isang daliri lang ang nakataas. Ngunit, mga minamahal ko kapatid, tatlo po pala ang daliring nakataas sa imaheng iyon. At ganito rin po sana yung makikita natin pagninilay kung saan maaaring makita natin na pagalit ang ating Panginoong nagsasabi sa mga Pariseo. Ngunit, nakaugat ang kanyang pagsasabi sa totoong awa at pagmamahal niya sa kanila. Mga minamahal ko kapatid, sa ating pong pagninilay, makita nawa natin na ang buhay ng tao ay hindi maaaring tingnan lamang sa isang side ng storyang kanyang ginagampanan sa buhay. Makita nawa natin ang parehong sides kung saan makikita natin ang both positive at negative sa kanyang buhay. Hindi po pwedeng tayo ay tatalo na lang sa isang konklusyon na yun na po pala ang kinahahatnan at kahahatnan ng kanyang paglalakbay. Mga minamahal kong kapatid, ang ating mapapagnilayan ay maging masusi sa ating pagninilay, sa ating kapwa, sa ating paggawa ng mabuti. Mga minamahal, sa ating pong buhay, maraming tagpo kung saan tayo ay maraming hinala. Hinala kung saan bakit kaya ganito ang mga naging salita ng ating Panginoon? Bakit kaya siya ay galit na galit lagi sa mga Pariseo? Bakit kaya naging ganito na lang ang salita niya? Ngunit, hindi natin nakita ang aral sa kanyang mga salita. Ito po yung sinasabing tumingin sa dalawang parte ng sides ng buhay ng isang tao. Kung saan makita po natin yung moral lesson na ang kanyang pagsasabi, ika ko nga po kanina pa, ay nakaugat sa awa at pagmamahal niya sa atin. Mga minamahal kong kapatid, pagtuunan natin ng pansin, ang isa pang sinabi niya, na kayo ay huwag manging mapagkunwari na nililinis ninyo ang inyong panlabas na anyo, ngunit hindi ang inyong kalooban. Sa ating pong paggawa ng mabuti, kailangan po natin ito sa ating buhay, na kung saan makita natin na gumagawa tayo ng mabuti, na nakaugat sa ating intensyon na makatulong at makagawa ng tama. Maaaring pong mapapaisip kayo, bakit po ba mabuti na mabuti ang ginagawa natin? Kasi kung hindi ka gagawa ng mabuti, magugutom ang iyong kaluluwa. At kapag nagutom ang iyong kaluluwa, darating ang panahon na maaaring ito'y mamatay at hindi makaparoon sa harian ng langit. Kaya mga minamahal ko kapatid, ang paalala sa atin ng Panginoon ay magkaroon ng paglilinis ng ating mga puso at isipan kung saan mapapanaig natin ang kalooban ng ating mga puso sa isang mabuti paraan kung saan magagawa po natin ang mga bagay-bagay na hindi lamang tayo ay nagiging mapagpanggap bagkus ito ang ating pagiging isang totoong anak ng Diyos. Maisama natin sa panalangin ang itong mga bagay na ito kung saan tayo ay maging totoo sa pagsunod sa yapa ni Kristo. Magandang araw po at pagpalain kayo ng buong may kapal.